Panginoon, pakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailan. Kanyang langit at kanyang araw at buwan, hindi kanyang mga isla't ibon, mga bantang karagatan. Siyang banal at tapitan, ng kanyang ngalan, lahat ng hindi kanya ay mabuti. May yaman na ng tubusan. Inyo ang Panginoon, pakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang mabuting pastol na naghahanap sa amin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Hesus, Ikaw ang mahabaging hukom na nagpapatawad sa aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang mawaing tagapagligtas na naghahangad ng aming bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Filipos. Mga kapatid, alalahanin ninyong hindi sila, kundi tayo ang tunay na tuli, sapagkat hindi tayo nangahawak sa mga panlabas na tuntunin. Ang pagsamba natin sa Diyos ay sa Espiritu at na kay Kristo Jesus ang ating kagalakan. Kung sa bagay, mayroon akong sapat na dahilan upang manghawak sa mga panlabas na tuntunin. Kung iniisip nino man na may katwiran siyang magtiwala sa ganitong gawain, lalo na ako. Tinuli ako sa ikawalong araw mula nang ako'y isilang. Ako'y katutubong Hebreo, tunay na Israelita, buhat sa angka ni Benjamin. Kung pagsunod sa kautusan ang pag-uusapan, ako'y Pariseo. At sa sagisag ng aking pagsunod, inusig ko ang simbahan. Kung sa pagiging matuwid naman ayon sa kautusan, walang maipipinta sa akin. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan. Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon.
Ang salita ng Diyos. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Siya ay purihin, tuubin ng awit, ating papurihan. Ang kahanga-hangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Tayo ay magalak yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa puon, dapat na magsaya. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Siya ay hanapin at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang malamalagi sa Kanyang harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa, ang Kanyang paghatol, gayon din ang Kanyang ginawang himala. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na Kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa Kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, ang mga publikano at mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ng mga Pariseo at mga Eskriba. Sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, kung ang sino man sa inyo ay may sandaang tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Kapag nasumpungan na, may masaya niyang papasanin ito. Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi, tumatalikod sa kanyang kasalanan kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. O kaya, kung ang isang babae ay may 10 pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw, wawalisan ang bahay, at hahanaping mabuti hanggat masumpungan ito, hindi ba?
Kapag nasumpungan na ito, ay aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat masumpungan ko sa wakas ang nawala kong salaping pilak. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi at tumalikod sa kanyang kasalanan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo munang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Doon po sa dati kong assignment, tuwing matatapos ang taon, ay merong mag-donate sa aming simbahan. Ito po yung mga karatig na mga hotel at iba pang establishmento. At ang kanilang ibinibigay sa aming simbahan ay yung mga tinatawag na unclaimed items. Ito po yung mga bagay na nakalimutan, naiwanan o nawala ng mga may-ari. Kaya may mga payong, damit at iba-ibang mga bagay na sa iba't ibang kadahilanan, dahil nga hotel siguro no, nakaalis na, at kung sa ibang bansa pa nakatira yung may-ari, hindi na niya mababalikan yon. O sa iba naman siguro, habang tinitignan ko yung iba't ibang mga bagay, minsan nga meron pang relo, meron pang ibang mamahalagang mga bagay. Kaya napapatanong ako habang tinitignan ko ang bawat isang bagay, anong dahilan? Siguro nga, kahit to ako dati, may pilgrimage po ako noon, nakalimutan ko yung mismong speaker na Bluetooth na mamahalin. Sabi ko nga, hinayang na hinayang ko. Kaso, ako'y nasa ibang bansa na paano ako babalikan yon. Pero meron din naman doon natitiyak ko na hindi naman siguro nalayo ng matagal at malayo yung may-ari, pero hindi na lang niya talaga sukat binalikan dahil para sa kanya, eh sayang lang ang oras, sayang lang ang lakas kung babalikan ko pa ito. Dito natin lubos na mas mauunawaan, paano nga ba ang Diyos sa atin? Kayo po, ano yung pag nawala sa inyo ay hindi nyo nalang iindahin? Siguro nga, pag payong lang. Dito sa Quiapo, kadalasan mga payong ang naiiwan. Minsan basura ho, yung mga pinag-inuman ninyo, pinagkainan ninyo, kawawa naman ng Nazareno, pinag-iiwanan po ng mga kalat. Pero pag hindi kalat yan, natitiyak ko, babalik-balikan. May ilang babalik dito, ipipilit pa, gustong makita sa CCTV dahil gusto nilang malaman doon. Yung pala, sa bahay naman naiwan yung bag. Pinagbintangan pa si Tanggol dito sa Quiapo. Hindi naman pala dito sa Quiapo naiwan. Kaya mga kapatid, minsan natatawa tayo, nangingiti tayo, pero paano bang asta natin kapag tayo nawawalan? Siguro nga iba sa atin, sabi natin, okay lang naman yan. Maliit na bagay lang naman yan. Pero meron iba sa atin yan. Halimbawa, cellphone, ayan, igigiit yan. Diyan ko iniwan.
yung pala hindi dito iniwan, sa iba naman naiwan. Pero natitiyak ko, pag yun ang nawala, karamihan sa atin hindi mapakali. Makalimutan na lahat, wag lang ang cellphone. Ang pitaka. Pag naiwan nyo ba yung nobenaryo ng Nazareno, hahanapin nyo pa o bibili na lang ako o anong dahilan? Ngayong araw na ito, sinasabi sa atin, ang Panginoon, lahat tayo mahalaga sa Kanya. Noong Linggo, yun po yung pagninilay natin na tayo man ay babaan ng halaga ng mundo. Yurakan man ng ibang tao. Kaya nga sabi natin dati, ano ba yung pag sinabi mong minumura mo ang isang tao? Hindi lang pinagsasalitaan mo na masama. Kung mababa ang turing mo sa isang tao, kung ibinababa mo ang halaga ng isang tao, sinisiraan mo siya, dinadaya mo siya, sinasaktan mo siya, inaapi mo siya, para mo na ring minumura ang taong yan. Hindi ka nga nagsasalita ng kabastusan, pero yung turing mo sa kapwa mo ay parang mura lang, baliwala lang. Pero ang Diyos, kailanman, kahit na tayo'y makasalanan, kahit na tayo'y nawawala at nagwawala, hahanapin pa rin niya tayo. Akala niyo po ba, mga kapatid, kapag kayo'y nakapasok dito sa Quiapo, napadpad dito sa Quiapo, kayo'ng naghahanap sa Diyos? Kaya kayo napadpad dito, dinala kayo ng Diyos dito. Hinahanap kasi kayo ni Jesus Nazareno. Hindi pa rin dahil sa atin, kung hindi dahil niloob ng Diyos na magbalik loob ka sa Kanya. Siguro, may nagsisimba ngayon dito, napadpad ka lang dito ngayon. At siguro sabihin mo, wala lang, nagkataon lang. Hindi. Niloob yan ng Nazareno, kaya ka nandito ngayon sa Quiapo. At kung meron man siyang gustong sabihin sa bawat isa sa atin, mahalaga tayo sa Kanya. Marami tayong pagkakamali, marami tayong naging kasalanan, marami tayong pagkukulang at hindi tayo minsan tumatanaw ng utang na loob, hindi pa huli ang lahat. At ang pinakanais ni Jesus Nazareno ay ang ating pagbabalik loob. Hindi yung sakripisyo lang, hindi yung panata lamang, hindi yung pagdarasa lamang at bukang bibig natin. Kaya nga sabi ni San Pablo sa unang pagbasa, akala ko magaling na akong tao kasi sumusunod ako sa batas, kasi sa panglabas ako'y isang deboto. Pero sabi niya, wala pala ang lahat ng ito. Ang lahat ng ito na panglabas na tuntunin sa bandang huli, kawalan. Ang lahat ng ito sa bandang huli, walang kabuluhan, kalugihan lang. Sapagkat ang pinakamahalaga sa lahat, ang awa ng Diyos sa atin. Kaya't sa misang ito, mga kapatid, ang una nating hilingin, una nating papasukin sa puso natin, ang unang himala ni Jesus Nazareno, at yun ay walang iba kung hindi ang awa, pagpapatawad, kapayapaan na nanggagaling sa kanyang puso na ibinibigay sa atin ng ating mahabaging Ama sa langit. Tuwing tayo pumapasok dito, hindi dahil nahanap natin siya. Tandaan natin, kapag nakaharap natin siya, ito'y dahil hinahanap tayong pilit ni Jesus Nazareno sapagkat wala siyang ibang hangad kung hindi ang magbalik loob tayo sa Kanya.
Magsitayo po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, ang Panginoon ang pastol na nakakilala sa bawat isa sa atin sa ating pangalan. Ialay natin ang ating panalangin sa Diyos. Nagtitiwala sa Kanyang personal na pag-ibig sa atin. Ang ating tugon, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang simbahan naway maging buhay na tanda ng tunay na pagkalinga at buong pagmamahal na pagtingin sa mga tinanggihan ng lipunan, manalangin tayo. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang mga humiwalay na sa daan ng kabutihan, naway marinig ang tinig ni Kristo, ang mabuting pastol na tinatawag silang bumalik muli, manalangin tayo. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang mga kabataang naligaw sa bisyo, krimen, o ipinagbabawal na gamot, naway matagpuan ang kanilang tunay na sarili at dangal, at magbalik sa tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapatawad, manalangin tayo. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang mga nagdurusa o sinubok ng karamdaman, naway mapagtanto na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pagkalinga at atensyon na ating ibinibigay, manalangin tayo. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang mga yumao na dumaan sa pintuan ng kawan, naway magbunyi kasama ang pastol at bantay ng kanilang kaluluwa, manalangin tayo. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Pinakamahinahong Ama, akayin mo kami sa tamang daan. Pakinggan mo ang aming mga panalangin. Basbasan mo ang bawat isa sa amin. Sa pamamarang ikaw ang pinakamabuting nakakaalam. Makasunod nawa kami saan mo man kami dalhin. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito'y maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo ito'y aming maihayag. Kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sayo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan. Sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal, kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman ang matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong galang tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa aming lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, ang aming pagsisisi, huwag po ang aming mga kasalanan. At pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain iyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Narito si Jesus sa Soreno, ang mabuting pastol, ang laging naghahanap sa atin. Siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. God, be God, be God, be God, be God.
Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit, may karamdaman sa ating healing mass and service. Ngayon po, November 7, 2024, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Inihahandog ng Quiapo Church ang Iloilo Pilgrimage 2024. Halina tuklasin at sama-sama po tayong maglakbay at magdasal sa mga simbahan at makasaysayang lugar sa lalawigan ng Iloilo, kasama ang ating kadiboto na si Father Robert Arevalo Arellano, LRMS, sa darating na November 26 to 28. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Parish Finance Office o tumawag sa mobile number 0927-8195959. Para sa iba pang impormasyon, ito po ay limited slots only. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana, Jesus Nazareno. Pagsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Walang makapipigil kay Jesus Nazareno na hanapin tayo, sapagkat mahalaga tayo sa Kanya. Lagi nating matuklasan nawa ang awa ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Atin din ngayon munang ipagdasal ang mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, kasama ang mga yumao natin na ipinagkatiwala niyong ipagdasal dito sa Quiapo. Panginoon namin Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa Iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawan ng may kapal
sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong kana nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang awa at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, inipinto ka namin. Ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesús Nazareno, itas mo kami sa kasalanan, ang puso'y pinagayanan sa gisan ng anong kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nuestro Padre Jesús Nazareno, inihayag ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarawan ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno.